iba't ibang vibration problem ang na-experience natin sa ating mga motor. So ano kayong vibration problem ang na-experience mo ngayon? So kung gusto mong malaman, panoorin mo to. Good day sa inyo mga kabiker. Welcome ulit sa ating channel. So ito na naman tayo at makakapagbahagi ng tutorial. Ang tutorial natin ngayon is about vibration. Kasi iba't iba yung mga vibration sa motor na na-experience natin. Especially sa ating mga motor na tayo ang gumagamit. Siyempre tayong nakaka-experience nun kasi tayo ang sumasakay sa ating mga motor. So tatalakayin natin yung iba't ibang vibration na na-experience natin sa mga motor natin para malaman natin kung ano yung gagawin natin. So ano nga ba yung mga vibration problem na na-experience natin sa ating mga motor? So unahin natin yung klase ng vibration na nararamdaman lang natin sa labas ng motor. Anong ibig sabihin nun, kabiker? Siyempre, doon lang sa katawan ng motor. So, ano yung vibration na yun? Ito yung vibration sa fairings. So, ang tinutukoy ko dito, yung mga motor na mayroon mga fairings. Like mga scooter, mga underbone. Ayan, ito yung mga na-experience nyo about sa fairings vibration. Bakit fairings vibration? Ito yung mga na-experience natin na vibration, karamihan sa mga may fairings. So, ang problema niyan mga kabiker, doon sa unfixed fairings natin, doon sa motor natin. Siguro nga hindi natin maayos na ikabit yung mga bolt niya, mga tornilyo-tornilyo ng ating mga motor. Yung iba, gumagamit na lang ng zip tie. Ayan. Yung iba, may crack na yung mga fairings, no? Hindi na talaga maayos na higpitan. So, nag-focus ng vibration yan sa motor natin pag tumatakbo tayo. Dahil, motor, pag tumatakbo yan, nandyan lahat ng pag-function ng mga parts sa motor. So, mararamdaman natin, lalo na pag hindi maayos yung fairings natin at nagkakaroon siya ng pagninig. Kaya nga, pag yung fairings ninyo, hindi maayos yung pagkaka-bolt ng mga screw bolt niya, so, nagkakaroon siya ng vibration doon sa fairings. Kaya tinawag ko siyang fairings vibration. No? So, halimbawa na lang natin na gano'n. So, na-experience natin yan mga kabiker. Naakala natin, ba't may vibrate yung motor ko? Hindi lang natin alam, doon sa ating fairings, hindi maayos yung pagkakalagay at nag-crack-crack na yung pinaglalagyan ng tornilyo at hindi na natin maayos. Kaya minsan, inaalambrehan na lang natin o nilalagyan natin ng zip tie. Ayun yung isang vibration na maaari nating ma-experience sa ating mga motor. Yung fairings vibration. Pangalawa naman mga kabiker, ito naman is yung swing arm vibration. Kabiker, ba't nasabi mong swing arm vibration? So, ito din yung madalas natin ma-experience mga kabiker, lalong-lalo na sa may mga motor, na mismo doon sa swing arm ang nagiging cause nung vibration ng motor. Pagkakala natin, vibrate na sa makina, natin alam sa swing arm lang pala. Bakit? Kasi nagkakaroon ng vibration ang swing arm, lalo na yung bolt natin is untightened. No? Hindi naigpitan ng maayos yung bolt doon sa kabitan ng ating swing arm. So dapat wag natin kakalimutan na hindi higpitan. Naigpitan man, may isa pang causes na makikita natin doon, syempre yung bushing. Pag damage na yung bushing natin or yung rubber niya sa loob, pag medyo pudpud na rin yun at medyo manipis na rin yun, so kahit anong higpit natin, gagalaw pa rin yun. So nagko-cause pa rin siya ng vibration mga kabiker. So ano yung gagawin natin? Siyempre, ayusin na natin. Ayusin na natin yung bushing niya and then siyempre yung pagkakahigpit ng bolt, dapat mahigpit siya. Hindi siya maluwag, hindi siya naglalaro para hindi siya magko-cause ng vibration. Actually, ang motor natin, meron na talagang vibrate yan. Yan ang kadalasan na nakaka-experience ng vibration, yung mga lumang motor. Bakit? Kasi nga, years na rin yung tinakbo niyan mga kabiker. So, sa sobrang tagal na rin ng motor, yung mga parts na dating fit, medyo naglulus na rin. No? Even sa crankcase natin, yung masuksokan ng bearing. So, kaya yung vibration sa ating motor, nararamdaman natin na akala natin normal pa yon, hindi natin alam, lumalakas na pala yung vibration ng motor natin. Doon tayo nababahala, no? Kasi nga, tayo mismo na sumasakay, pag alam natin na hindi naman natin nararamdaman dati at naramdaman natin ngayon na nagbabibrate, siyempre nagtatanong tayo or nababahala tayo bakit nagbabibrate, no? So ayaw natin sa motor natin yung mabibrate kasi nga ramdam natin sa katawan natin pag mabibrate. At isa pa, hassle yun mga kabiker.
So ano pa yung mga na-experience natin na vibration, mga kabiker? Karanas tayo ng vibration, mga kabiker, mismong gulong natin sa harap at sa likod. Sa parte ng gulong, nagkakaroon siya ng vibrate mismo sa telescopic pag medyo bingkong na yon, tapos sinamaan pa ng wiggle ng gulong natin, talagang magbabibrate po yung motor natin. No, mararanasan nyo. Pag pinapatakbo nyo, feeling nyo nasa lubak-lubak kayo. E-straight naman yung daanan nyo, feeling nyo nasa lubak kayo. Ganun yung mga nararanasan natin na iba't ibang klaseng vibration sa motor natin. Lalong-lalo na pag yung rim natin wala na sa align. Kaya nga pag paling yung gulong, tapos paling pa yung tinidor, napakalakas ng vibration yan, mga kabiker. Ano naman yung vibration sa likod, kabiker? So ang vibration naman sa likod na ma-experience natin, katulad din na mararanasan natin sa gulong sa harap, is yung mga bearing. Yan. Bakit? Kasi pag alog na yung bearing natin, hindi na pantay yung ikot ng gulong natin. So magkakaroon ngayon ng vibration yan. Lalakas pa yan pag naranasan natin na yung sprocket natin tinapapalitan, lalong-lalo na pag matutulis na yung sprocket natin, di ba, minsan tumutunog yan at wala pa tayong extra money para palitan yan, pinagtsatsagaan natin yung matulis na sprocket, and then sa sobrang tagal yung kadena natin natwitwist siya at nagkakaroon siya ng hindi match na pagpasok, so nagkakaroon siya ng vibration yan. So ang akala natin sa transmission, hindi natin alam, dun lang sa gulong sa likod. Either yung bearing o sprocket lang pala. No? So yun, may experience natin yung mga iba't ibang klaseng vibration sa ating mga motor. Pero itong huling vibration na ibabahagi ko, dito na kayo mabahala. So itong vibration na to, mararamdaman natin ito sa ating makina. Tatawagin ko itong engine vibration. So anong causes yan, mga kabiker? Ang causes yan, mga kabiker, sa pamamagitan ng parts sa loob ng makina. Katulad nito. Yan. So meron tayong block dito ng XRM 125 at saka sinyal. Ayan, isang sinyal, isang block. Anong maaaring causes nito sa ating mga motor, mga kabiker? Ito yung mararamdaman natin talaga mismo sa ating motor. No? Kung yung mga inuna natin is mild vibration lang yun, mga nasa panglabas lang ng motor, ito naman yung vibration na mararamdaman natin sa loob. Itong sigunyal at saka black. So ang pinaka-causes dito, mga kabiker, dito sa sigunyal. Ayan. Ito, gagawin ko lang tong dahilan kung bakit sinama ko ito. So ito kasing sigunyal, mga kabiker, ang kadalasan na nagiging vibration ng ating mga motor is yung connecting rod. Tsaka unbalanced crankshaft. Ayan. Bakit napaka-importante na balance yung crankshaft? Dahil ito yung umiikot. Ito yung nag-up and down na merong piston dito. Pag alog na to, mga kabiker, itong connecting rod natin, mga kabiker, so ang process niyan, yung pin bearing. Merong bearing yan. Ang type ng bearing yan is needle bearing. No? Itong ang connecting rod natin, kung inaalog ko nga, oh, halos hindi maalog. Pero meron din yung natural na pag-alog na naalog mo siya side by side. Pero pag medyo mas malakas naman yung alog, hindi na normal yun, mga kabiker. Magkakaroon ng paglala na yun sa ating motor. Pag pinatagal pa natin yun, sisirain na yung pin bearing natin at dun siya nagkokos ng vibrate. And then nabanggit ko kanina, unbalanced crankshaft. No? Meron po yun. Lalong-lalo na pag hindi na balance yung crankshaft natin, magkakaroon ng shaken yan. Hindi na magiging smooth yung pag up and down ng connecting rod. Kasi itong connecting rod, ito yung nag-up and down sa block natin dito. Kaya nga sinama ko to, may piston dito, pag pumasok yan, nag-up and down yan. Ito yung gumigilos. Pag umiikot to, maganyan, o paganyan. Ganyan ang function yan. So may piston dito na magpipit dito. Yan. Kung unbalanced yung crankshaft mo at alog niya yung mga bearing mo, lalong-lalo na dito sa pin bearing o dito sa may side bearing, mahirapan siyang mag-smooth dito sa block. Kasi nga ito, kung mapapansin natin, itong butas ng block natin, dyan nagpipit yung piston rings through piston. No? Kaya nga yung piston, hindi naman siya totaling pit dito na zero clearance eh. Merong clearance pa rin yan yung piston. Pag yung piston, nilusot mo rin ang piston ring, pasok yan.
Pero yung piston, na meron yung piston ring, yun na yung mag-i-smooth. Yun na yung magpipit yung piston ring. Ayan. Kaya nga, pag yung connecting rod natin, itong buong crankshaft, di siya balance o may mga alog, so hirap tong block natin. Mahirapan siya dun sa pag-smooth nung piston. Kasi nga, lumulusot lang yan eh. E paano kung maalog to? Maalog tong connecting rod natin. Alog siya. Tapos alog pa tong side bearing natin. Ay nga tong crankshaft natin. Pero yung side bearing natin, alog. So hindi lang vibration ang nagiging problema natin dun. Nagiging problema natin dun, napakaingay yung makina natin. No? Kasi nga, side bearing. Mga biker, paano namin maiwasan yung vibration at saka yung mga pag-alog ng mga bearing sa crankshaft? Yung video natin na nakaraan lang, tungkol din sa langis ito, na kailangan natin ng proper na langis sa ating mga motor. Dahil lang langis, siya yung nagpapa-smooth ng lahat ng parts ating makina. No? Sa lahat ng metal part doon sa loob ng makina, tanging langis lang ang buhay nun. No? Kasi pag kulang tayo sa langis, sinanay natin kulang sa langis, nagiinit yan sa loob. Kaya nagkakaroon siya ng pagka-damage ng mga parts natin sa loob, lalo na yung mga bearing na umiikot. Kabayker, masama ba yung vibration sa makina? Para sa akin, masama mga kabayker. Kasi yung makina nang usapan, no? Kaya nga yan yung inaalagaan natin yung makina. Kaya nga, sa bawat naramdaman natin sa motor natin, lalong-lalo na yung vibration, mabahala na tayo. Eh, maraming maaring masira. Siyempre, tayo naman bilang mga gumagamit ng motor, ang pinakasakit natin is yung ayaw nating gumastos. Tama? Sa sugal, ang gusto lang natin, puro kabig. Ano? Walang tulak. Baga iba na naman isipin yung tungkol sa tulak, ha? Hindi yung tulak sa droga. Yung kakabig ka ng kabig, hindi ka nagtotong. Yun. Yun mga kabiker, yung mga iba't ibang type ng vibration sa motor natin, maaari nating ma-experience yan. May mga nanonood na rin na alam nila itong mga ganitong bagay. So, na-share ko lang po ito mga kabiker. Dahil wala pa tayong tutorial about vibration, siguro naapyawan ko lang sa ibang video, pero wala pa talaga tayong video about vibration. No? Katulad nga nitong huling vibration na tinalakay natin is yung sa engine, lahat ng klaseng motor pwedeng ma-experience ito. Kasi lahat ng motor meron siyang crankshaft at connecting rod. So yun lang. At siya nga pala mga kabiker, sa mga gustong umorder ng Pieco Cobra Tire, available pa rin yung Pieco Cobra Tire sa Shopee. Kung gusto nyong umorder, check nyo to. At sa mga gustong umorder ng Pieco Cobra Tire natin, para ma-avail nyo po yung 10% discount, i-check nyo lamang po yung box ng shop voucher natin. Ayan po, nabilugan po ng orange. At dito po sa kaliwa, gamitin po natin yung voucher code para maka-discount po tayo ng 10%. Yan po yung ating code, PIEC02151. So, ganun lang yung gagawin nyo mga kabiker para maka-discount kayo ng 10%. So, shoutout na tayo. Shoutout kay Koish Channel. Shoutout kay Alvin Detros ng Silang Cavite. Shoutout din kay Mark Flores. Shoutout kay VRB Love. Shoutout din kay Dennis Villamor. Shoutout kay Rafi Soriano ng Tambogan Kamiling. Shoutout kay Michael Aki. Hindi nyo pang huli, shoutout kay Joseph Hagos. So yun lang mga kabiker. At sa mga bago pa lang sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.